So, time check, it's 9 in the morning. Once again, this is Mark and welcome sa ating YouTube channel. So, ngayong araw ay may nag-request sa akin na mag-vlog daw ako ng paano mag-breeding. So, marami kasi sa atin na mga newbies sa betta fish, sa betta industry, ay nagtatanong kung ano bang sikreto sa tamang pag-breeding. So, sa ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano yung natutunan ko during the time nung ako ay nag-uumpisa pa lang. So, samahan nyo ako sa barracks ko. Tara! So, ito na. Ang pagbe-breeding ay kailangan preparation kung saan kailangan mo ng lalagyan at ng pair ng betas at dahon ng talisay at plastic, ice wrapper, cellophane. So, ituturo ko sa inyo ngayon ang step by step. Una is lagyan natin ng talisay o ng dahon ng talisay ang breeding tanks kung saan ilalagay din natin yung ice wrapper, square size, kahit konti lang. Ang purpose niyan is para lagyan ng bubble nest ng male betas, yung cellophane or nung yung talisay. Tapos, doon na din ilalagay ng male yung itlog na galing sa female betas. Tapos, nating makondisyon ang betta fish. Ito yung conditioning, pakikita ko sa inyo. So, for example, female betas ito at male betas. So, kailangan natin itong, kailangan sila magkatabi ng 5 araw para magkaroon sila ng, courting. So, courting stage nito is 5 days kung saan si female betas ay nagpapakitang gilas kang male betas at si male betas naman ay nagkakaroon ng bubble nest sa ibabaw na portion ng bote na ito. So, yun ang indication natin na yung male betas are condition at pwede na nating isa lang after 5 days. Matapos nating matabi sila ng 5 days, so ilalagay na natin doon sa ating betta breeding tanks. O sa akin ginagamit ay planggana or maliit na planggana para madali silang magkita at madali silang magbreed. Most of the other breeder ay ganito yung nilalagyan nila, yung aquarium. So sa akin naman is ganito lang. Tinatransfer ko lang ito pagkatapos na magkaroon ng mga fry sa rep tub. So yun, ito nakikita natin itong mga bubble nest. Diyan nilalagay ng male betas yung mga itlog niya para hindi maapektuhan sa hangin or sa anumang mga insekto na dadapo sa tubig. So after na makita natin after nilang magbreed, so makikita mo na ang male betas inaalagaan yung mga itlog. Tapos yung female betas is tumatabi kasi aawayin siya ng male betas. So pwede na natin yung kunin 2 to 3 days after the breeding stage. Tapos antayin natin ng 2 araw para mapusa itong ating mga itlog. Itong mga itlog. So after nyan, so pagkapusa, 3 days after mapusa, saka pa natin lalagyan ng counting depth niya or BBS ba yung pinapakain nyo dyan. So, that's the time na pwede na siyang pakainin na konti-konti. Introduce niyo muna natin yung pagkain sa kanila. After 5 days na pre-swim na yung mga betta fish or betta fry,
So ililipat na natin ito sa either breeding aquarium, sa either sa aquarium tanks or sa rep tub or sa tub, depende na po sa inyo yan. Katulad dito, ilipat ko na sila dito. Ito yung mga fry natin. Ikita natin dito ang mga fry natin. So marami sila. Oh. So yan po ang isang sikreto sa pagbe-breeding. Tapos hindi ibig sabihin nakapag-breed ka na, nalipat mo na sa breeding, nalipat mo na sa rep tub or sa lalagyan, iskampante ka na pong mabubuhay sila. So kailangan pa rin yan ng tamang pagpapakain at tamang pag-aalaga. So ang next na ituturo ko ngayon ay ang pag-aalaga ng fry. So yun, nalagay na natin yung mga fry dito. Nang ito ay nasa mga 2 weeks old na. So after nilang after na ano ba yan, nilang lumaki, or kung after 1 month, pwede natin i-transfer sila sa malaking rep tub. So dito ko nilalagay yung mga yung malalaki na. So ito sila. So nasa 1 month old na itong mga betta fish na ito. So at least madali na silang lumaki at kumakain na sila din ng mga larvae o pito-pito. So after nyan, pag malaki na, sa katulad nito may mga malalaki na, pwede na natin silang i-jarring. So ito na sumusunod yung mga jarring. Tulad nito, ito ay mga bagong jarring ko. So kita natin ang black orchid na ito. So iilawan ko muna para makita natin kung kailangan. So yun, kita na natin. Ito na yung mga bagong jarring. Nasa 2 months old na itong mga ito. 2 to 3, depende po yun sa laki. Pero ito nasa mga 2 months. So ito naman ang tinatawag na grooming stage. After nating makapili ng mga igugroom natin, so dito natin nilalagay sa betta tanks na 4 by 6 by 8. 4 by 6 at by 8 yung length. So ito na yung example natin na malaki na yung ating betta fish at subject for grooming na siya para sa mga incoming shows at saka sa ating mga gustong mag-avail nito. So eto na sila. So ito ay nakikita natin, meron akong nilagay na dahon ng talisay at tubig. Ang nakaganda lang dito sa aming lugar, maganda yung water, kaya hindi ko nilalagyan ng anti-chlorine. So wala kasi ditong chlorine itong tubig namin. Sa lahat ng ganyan ang tubig, madali lang naman yan. Maglagay kayo ng tubig sa timba for 3 days. Yun ang gagamitin ninyo pang palit, panglagay ng tubig sa tanks para safe yung mga isda natin. At sa pag-grooming naman, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga sikreto ko na ginagawa sa pag-grooming. Una, every morning kapag every morning kapag igising ka, so kailangan mo silang i-player ng 5 minutes para ma-exercise yung kanilang mga tails, o ma-develop muna, ma-develop yung tails nila. Kasi kung hindi sila nag-player, ang mangyayari niyan magiging ganyan yan sila. So matamlay sila at hindi magiging solid ang kanilang mga tails. So after nating makapag-playering, so ibabalik natin yung division, which is pwede nating lagyan ng kahit ano, basta matabunan natin yung side na betta tanks para hindi na sila makapag-player ng makapag-player. Syempre makikita na yun naman nila yung sarili nila dito sa reflection ng ilaw. So at least hindi sila gaanong aggressive, kasi mas aggressive sila kung makakita sila ng mga other bettas or kanilang mga
enemy. So, ito na ang ating mga full-grown betas kung saan pwede na tayong sumali sa mga shows. So, ito yung ating mga 3 to 4 months na betta fish. So, hindi madali ang mag-alaga ng betta fish. Kailangan talaga ito ng research at patuloy tayong magtanong sa mga veterans para magkaroon tayo ng mga iba't ibang ideas kung paano pagpapalaki ng ating betta fish. Ito yung mga bagong line na pinalabas ko. Ito ang Gold Ichimpiki. So, ito ay female betas. So, preparation ito for breeding. Meron kasi akong experiment na magpapalabas ako ng something new sa dito sa amin lugar. So, ito yung gold. Imported line po ito. Ang parents niya import. Tapos, anak na po ito ng imported. So, and then, ito yung mga locally bred na mascot crown tail or maganda itong materialis. So, yun, natapos nating i-discuss yung ating natawag na breeding, pagpapalaki at grooming. So, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba pipili ng ating materials for breeding. So, ito. Example nito, pwede natin gamitin itong materials. So, nakikita natin yung color variation niya, which is ito ang example ng mascot line. Blue yung katawan niya at saka red yung tails niya. So, pattern na pattern po ito. At ito talaga ang magiging kalabasan kung ito ang females din ay pattern din. So, automatically, meron tayong mapipili sa ating breeding. So, sa super red naman, mas maganda yung imported na lines ng super red kasi mas less yung irids nila at saka yung iba walang irids. So, mas maganda yung resulta. 75-25% pa rin yung mangyayari. 75% yung mapaprovide ng female tapos 25% yung sa male. Tapos ang nakaganda lang doon, pag maganda yung male mo, maganda talaga yung magiging resulta ng ating breeding. So, yun ang ating sikretong malupit sa araw na ito at sana ay nakatulong ang vlog na ito para sa inyo. So, yun. Natapos na nating pag-usapan yung ating sikretong malupit sa pag-breeding, pag-grooming at preparation for materials for breeding. So, sa lahat ng mga subscribers natin, nagpapasalamat ako dahil umabot na po tayo ng 262 subscriber. At sa hindi pa nakakapag-subscribe or hindi pa kasali sa ating YouTube channel, so kindly subscribe and click the bell notification para updated po tayo sa mga susunod ko pa ng mga vlogs and videos. Or pwede din kayo mag-comments kung meron kayong gustong i-vlog natin na content. So, at saka siya nga pala, meron tayong incoming shows this coming October 29 sa may Matina, Davao City, kung saan sa labas ng University of Mindanao, headed by the Tom Oliver. So yun si Boss Tom, PM niya siya, tapos ang title ng kanilang shows ay Flare of Scare. So kasi malapit na yung November 1. Tapos marami din tayong incoming shows sa Butuan. Meron tayong doong sanction by beep Butuan, so pwede tayong sumuporta sa mga sa ating hobbies at saka palaguin pa natin itong beta industry. And then pwede nyo akong i-message sa aking Facebook account, so ilalagay ko dito sa screen na ito ang aking Facebook name account, at tapos meron din tayong Facebook groups dito ko din ilalagay sa baba. And meron tayong mga incoming raffles sa ating groups. Sana po ay suportahan natin ang abis natin. At don't forget to subscribe, click, share, or likes para malaman ng ating mga ibang hobbyist na kung paano ang pag-breeding o pagpag-alaga ng ating betta fish. So once again, this is Mark and maraming salamat.